May taga Pangasinan dito, guys. Taga Pangasinan ka, ate? Yes. Ayun, oh, taga Dagupan to. O ako, malapit lang kami doon, ha, Pangasinan. Mga tarap. Ay, dito ba kami? Ini-interview ko pa si ate. Ay, interview ba? Udi ka, Pangasinan? Pangalan to sa South Korea yun, guys. Saan ka sa ano, te? Dagupan. Ah, Dagupan. EPS ka din? Yes. Oh, EPS siya, guys. EPS. Oh, EPS aspirant niya, yung mga Yoja. Anong pangalan? Oh. Subscribe to my channel. For today's vlog, guys, ay for inspiring sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas na Yoja, babae. Sa mga nagbabalak dyan na nahihirapan na makapunta dito sa South Korea. Ito, pampainspire, guys. Inspiration, babae. Oh, may interviewin tayo, guys. Ito na sila, guys. Magpapakilala sila. Yan. Pakilala ka, sis. Hello po. Ako po si Chris. Ayan, si Chris. Ang cute naman ni sis. Ilang taon na sa Korea? Ayan. Mayroon tayo, ano, support moral. Support. Moral support. 5 years na po. Oh, 5 years na, oh. Si ate, anong pangalan? Annyeonghaseyo, Jeremy's Telemida. Oh, murago. So guys, tatanungin natin sila kung paano sila nakapunta dito. So unahin natin si Angel. Ay, ano? Angel. Si Angel. Ayan si Angel. Ginagawa mong babae, bro. Kanina pa. Oh, si Angel ay taga saan ka? Taga Isabel. Ayun, taga Isabel, guys. Married or single? Married or single? Single. Ready to mingle? So, paano mo nalaman na pwede pala mag-apply yung babae dito sa South Korea? Dahil sa ate ko kasi hindi ko magandang ano yun. Yung pinsan ko kasi na meron na siyang employer din. Yung ate ko nag-apply din. Syempre alam naman ng tao sa Pilipinas kung gaano kahirap yung ano, 'di ba? Maghanap ng maayos na trabaho. And yung ate ko nag-apply siya, ako second year college first semester, dahil sa parang gusto ko rin yung ginawa niya. Nahinggit din ako na ganyan. So nag-apply ako. Imbis na yung tuition ko nandun sa second semester, hindi alam ng in-enroll ko siya sa KLC. Sa Korean tutorial language. Bakit ba sa ano? Tapos, yun, sabay kami ng ate ko dun. Mahirap po ang mag-aral kung wala kang determination. Pero kapag ano talaga, kapag gustong-gusto mo talaga yung isang bagay, magbibigay ka ng oras dun sa pag-aaral na yun. So, kung gusto niyo talagang magtrabaho dito or kahit nasa ibang bansa pa man, kailangan niyo talaga ng sacrifice sa oras. So, yun, paglaanan ng time ng pag-aaral. Ano ang maipapayo mo sa mga Yoja na naghihintay ngayon na ma-select or magka-employer dito sa Korea? Huwag kayong mawalan ng pag-asa, or kung hindi man dumating yung time na magkaroon kayo ng employer, ibig sabihin lang na hindi ito para sa inyo. Pero huwag, hindi ibig sabihin nun na wala kayong hope na magkaroon ng maayos na trabaho. Baka nasa ibang bansa lang or nasa Pilipinas lang din yung nahan. Ano pa yung pwede mong itanong sa kanya? Si ano naman? Si sis naman? Si ate. Si Angelica? Ano ate? Baka magkasiedad lang kayo niya. Ay, ilang taon ka na? Lagi ko nakakalimutan. Uy, ako yung interviewer. Bakit siya? Di, tatlo nga tayo interviewer. Tatlo nga.
Alam mo nga. Binaumay na kasi siya sa mukha mo. Ako. Good job, bro. Kaya ate. Anong pangalan mo, Tim? Anong posisyon? Anong posisyon? Anong pangalan niya muna? Pangalan niya muna. Stella. Sa Pilipinas? Taga Dagupan. Dagupan? Oo. Alay, mas... Dami itong kalamlinggo ay. Ano ang pangalan to? Pag-ailatan mo! Ano tanong mo? Ano pangalan mo natin? Stella. Ay, Stella. Si Stella. Ilang taong ka lang dito, te? Four years na. Four years. Congrats. Masurvive din. So, paano ka nakapunta dito sa South Korea? Actually, trip-trip ko lang. Trip-trips lang daw siya, guys. Niloob yan. Gusto ko kasi maging independent. Kaya... So, pinalad naman. Inabot din ng ng almost 2 years bago ko naka-ano dito. Hindi ko na nga in-expecto eh. Pero... Will of God. Oo nga. Siguro may purpose bakit ako andito. Ayun. Ay, mapapaiyak tayo rito. Mapapatawa muna natin, o ano? Dito ka, te! Marami pa ako! Dito muna! Focus muna sa akin. Sa mga Yodja muna daw para ma-inspire yun. Stella, ilang taong ka na? 32. 32 na siya, guys, sa mga nagbabalak dyan, guys. May asawa na o single pa? Nahihirapan pa. Still single. 32? Anong edad ka po dito nakarating sa Korea? 28. Oh, mas balak po. Bro, laman di ako. Ay, baka magtawal tayo ng mga viewers natin dyan. Paano nakapasa to sa Korea? Hindi, language naman guys. Okay lang, hindi ka marunong sa mat. Ganun talaga, hindi marunong sa mat, pero sa Korean language, magaling. Murago. Murago yun. Edit kita yan, kasi mawag yung makita yung ano. Ate, ilang taong ka na po rito? Ipis aspirante. Oh, ito talagang 1 year pa lang, 1 year pa lang. Pero ano na? 1 year best man. Single married. Sukul! Ikaw talaga. Guys, Paris videos lang. Wala. Ano, advertisement na. Advertisement. O, balik tayo, bro. Balik tayo, bro. Sige, ano yung tanong mo? Interview. Nakalimutan ko na tuloy. So, saan ka nag-aral, te? Saan ka nag-aral? Nang Korean language. Sa Baguio. Ah, sa Baguio siya. Sa Baguio. Oh, sa Baguio. Baguio nga, taga-Baguio dyan. So, ikaw, Jel, saan ka nag-aral? Si DKLT, si Kawayan. Oh, si Kawayan. So, shout out nyo nga. Para yung ano. Oh, school nyo. Pwede ko i-shout out? Na-shutdown na. Ano, shutdown na? Oo, baka kurap yung ano nila. Ano, kurap, pambira ka. Mayroong ganun, bro. Ay, pinsan ko yun. Mabayra yun. Mababayra yan. Shutdown sa mga ano dyan, mga scammer dyan na pinagpipira yung mga EPS na gusto makapunta dito, no? Marami talaga na ano. Edit mo, edit mo. Cut. Maraming scammer dito nga dito. Cut. Itanong mo sa kanya. Interviewer tayo, hindi siya scammer. Ano yung naging experience mo dito po sa loob ng 4 years sa Korea? Sa umpisa hindi siya madali kasi syempre
sa Pinas, iba yung trabaho mo. Tapos pagdating dito, lahat ng ano, even yung pagsasang, ganyan, hindi mo alam, lahat talaga mote ka. So ano ba yung trabaho mo dito? Plastic injection ako. Wow! Plastic injection? Pag-aaral tayo! Pero dahil, talaga yung trabaho mo, pag-iigihan mo yan, pag-invisan mo din ng time, para matutuhan. Plastic injection, tubukan. Sinjel, anong trabaho mo? Trabaho. Within my 5 years dito, na parang halos naikot ko na yung ano. Una, nagtrabaho ako ng welding. Welding? Magaling ka mag-keyboard. Anong kinalaman ko? Ang layo. Welding? Tapos, parang pinakalas is yung COMSA and Bishak. Pero hindi rin. Ano kaya? Ano talaga yung process nyo? Metal? Metal po. Oh, grabe. Wow, grabe. Anong height mo? 5'3"? Oh, guys, 5'3 ah. Walang height sa South Korea, guys. Kung talagang gusto nyo pumunta dito. Walang height sa South Korea. Basta hindi pwede, 5'0. Tingnan mo nga naman si Alona, 5-flat dyan. Oo nga no, sana si Alona, nagpatago eh. Ayun, Yoja din yun guys ha. Ayun, guys ha, nagpapatawa lang kami guys. Pero kung gusto niyo talaga pumunta dito, itong pampa-inspire sa inyo mga kababayan ko dyan na gusto pumunta dito sa South Korea. No age limit. Palitan mo bro, ay bro, bro, sis, baby. How to express South Korea in your life? Nag-English ka na naman? Sa tingin mo, maganda ba ang South Korea para sa'yo or hindi? In terms of ano, sa salary, maganda. Wow, salary yun guys ha. Mai-recommend ko yun sa mga ano. Pero sa buhay dito, hindi masyado. Tama. Same. Happy New Year. Bagyo yan. Oh, mayroon yung bagyo. Makikita nyo yan sa bagyo. Ayan, Butuan. Ano ba? Governor. Guys, mag-comment kayo guys kung mayroon kayong katanungan about sa kanila at sasagutin na lang nila sa comment nyo guys. Mga Yoja, keep trusting, keep fighting. Kung hindi yung para sa inyo, keep trying. Ilang beses ka nag-exam? Ikaw, te. Oh, grabe. Mag-aaral kayo na mabuti guys. Grabe kami, pang-apat kami ah. Pero hindi kami sumuko. Hindi kami sumuko. Muntik kami dito ng sa garden. South Korea, nakakatulong na kami sa pamilya. Ito guys, may interview pa ako. Anong naipundar mo sa 5 taon? Ano na naipundar mo sa 5 taon? Sa 4 taon, wala pa. Wala pa? Meron pa, resibo. Resibo? Baka madami na itong bangos. Taga-dugupan, dagupan to eh. Ay, dagupan. Ito lang sa coin. Insurance investment pa ako. Ay, sure. Baka breadwinner yan, bro. Baka breadwinner ka? Panganay ka ba? Family. Ah, si Ate Ingel. Ingel. Ay. Napalas namin yung bahay and at the same time is... paano ba explain? Ako kasi yung nag-aano sa father ko noon, nagbibigay ng sustento kasi ano na siya, bedridden. But, yun, kinana siya ni Lord. Pero hindi kami sumuko. Hindi kami sumuko. Muntik kami na rin dito sa South Korea, nakakatulong na kami sa pamilya. Ito guys, may interview pa ako. Anong naipundar mo sa 5 taon? Ano na naipundar mo sa 5 taon? Sa 4 taon, wala pa. Wala pa? Meron pa, resibo. Resibo? Baka madami na itong bangos. Taga-dugupan, dagupan to eh. Ay, dagupan. Insurance ako, insurance investment pa ako. Ay, sure. Baka breadwinner yan, bro. Baka breadwinner ka? Panganay ka ba? Family. Ah, si Ate Ingel. Ingel. Ay. Napalas namin yung bahay and at the same time is... paano ba explain? Ako kasi yung nag-aano sa father ko noon, nagbibigay ng sustento kasi ano na siya, bedridden. But, yun, kinana siya ni Lord. And,